Session 70, Psalms Part 6, the Royal Psalms. And nasa bracket kasi di-discuss natin din in connection with the Royal Psalms yung so-called Messianic Psalms. All right. Today is September 14, 2022. Well, alam mo natin yung nangyari kamakailan at pag babasahin nyo yung mga write-ups tungkol sa reyna, ang laging sinasabi ay ginugol niya ang mahaba niyang buhay sa duty and service. A life of duty and service. Talagang wala na siyang ibang buhay kundi yung nakafocus siya doon sa pagiging reyna niya, duty at serbisyo, paglilingkod bilang reyna. Ang ganda po ng mga ano po sa kanya, mga descriptions at obituaries, no? Eh pagdating naman sa mga hari ng Lumang Tipan o yung tinatawag natin na United Kingdom, hindi lang UK but of Israel, eh ang measurement dyan ng duty and service ay yung loyalty to the Torah or to the covenant. Yan yung gauge ng pagiging mabuti at makadiyos na hari. No? Loyalty to the Torah. So, yun yung isipin natin as we go through these texts. No? And explanations. Although, kung maalala nyo, nabanggit na natin ito nung tinalakay natin yung mga historical books. Lalong-lalo na yung first, second book of Samuel, first and second book of Kings. Alright. In the ancient world, no, yung templo and worship or cult were closely united with the monarchy. Hindi lang sa Israel, mga kaibigan, pero even in the ancient Near East, no? Talagang konektado yung monarchy at worship. In fact, the word, the Hebrew word na palace, palacio at templo, one word lang po 'yan sa wikang Ebreo, yung heikal, no? Eh, isang word lang po 'yan na ginagamit, no? Both for temple and palace. Kaya doon mo lalaman agad, mga kaibigan, na yung monarchy, no? At pagsamba ay hindi konektado sila sa isa't isa. The king was often the patron of the temple, and this was the case, as we know, in Jerusalem, and consequently, yung mga hari they figure prominently sa mga salmo. All right, so yung background. Let's go to the Royal Psalms. No? Ano ba yung Royal Psalms na tinatawag? Well, royal, the kingship, no? Paghahari, yung hari o paghahari, kingdom, yun yung focus ng mga salmo na ito. Is scattered throughout the 150 Psalms from Psalm number 2, iba-iba na hanggang sa pinakadulo nito. So, may listahan tayo mamaya. No? Pagkatapos, yung may dalawang uri ng Royal Psalms. Yung una, yung unang grupo, yung salmo na ang nakafocus doon ay yung hari ng human king. No? At hindi lang basta-basta human king ito in general, pero nakafocus talaga sa salmo yung paghahari, Davidic monarchy, yung dynasty ni David, yung mga hari, si Haring David man o kanyang mga later on mga successors like Solomon or the kings of Judah, the southern kingdom. Maalala nyo yung dalawang kaharian na divided noon, Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. Yun yung, ang Kingdom of Judah ang naiwan and then
sa mga salmo, prominent siya. And of course, the second group of kingship psalms, royal psalms, ito na yung tinatampok na ang hari ay ang Diyos, God is King. However, ito yung focus natin, the human king in the Davidic monarchy. Right. Now, on royal psalms or the human kings. No? Well, they deal, itong mga salmo na ito, deal with the spiritual role of the kings in the worship of the Lord. No? Not so much yung kanilang mga war exploits, doon yung makukuha sa Samuel and Kings, pero more on the ideal role, which is spiritual in nature, and yung relasyon ng Diyos at saka yung kanyang Panginoon, the King and His God. Kaya yung dito sa mga salmo na royal psalms, positive yung monarchy. No? Unlike in the historical books, in the so-called Deuteronomistic history, no, which is from Joshua to Second Book of Kings, at saka yung mga prophets later, di ba, maalala nyo, critic sila sa monarchy. No? May negative yung portrait of monarchy. Monarchy failed. Alam mo natin yun, sa Second Book of Kings, yung ending nun ay Babylonian exile, the demise, yung katapusan ng kaharian. No? So, negative. No? Nag-decline. Pero dito sa Psalms, no. It's positive. No? And ideal, yung parang merong model na ng tunay na hari na pinoportrait. Yan. Alright. Tuloy natin, mga kaibigan. Not sure, hindi natin sure kung kailan na-compose talaga itong mga royal psalms na ito. Ito yung mga assessment ng mga commentaries, scholars. Yung iba siguro, sabi nila, baka na-compose pa panahon pa yan ng mga Davidic kings, mga yung mga hari after the time of David, baka, no? Or yung iba diyan o karamihan diyan malamang sabi nila after the exile na yung wala nang mga hari after 538 before the common era or BC, so after the Babylonian exile na, that's the time na tapos na yung monarchy, wala na. They were, as we know, went into exile. No? These psalms, however, okay, continued na ginamit, no? Kahit wala nang mga hari. They were continued to be used. Saan ginamit? Sa Jerusalem, sa templo. No? Kahit na wala nang mga hari. After there had been kings in Jerusalem, sabi ng commentary, continued pa na ginamit. So dinasal kahit wala lang mga hari. So lalo pang na-spiritualize yung mga meaning ng pagiging hari, hindi ho ba? And later on ang effect niyan magiging messianic yung nature ng mga salmo, ang interpretation ng mga salmo. Kaya in later times, no? The royal psalms were interpreted both by Jews and Christians, okay, as referring to the future, the Davidic anointed of the Lord, whose arrival Israel hoped for. Wala nang hari. So when they prayed the Psalms, it was more now of looking forward, no, to that future good or best king from David, from the line of David, anointed by the Lord, na magiging like savior nila, no, na tagapagligtas sa kanila. Ay interpretation yun later ng mga Hudyo at mga Kristiyano. As we know, for us Christians, that would be Jesus Christ. Kaya nga itong word na anointed,
Yan, mga kaibigan, anointed sa English, yung Hebrew niya talaga yan, yun yung word na Masiyah. O spelling niya minsan, Mashiach, no? You have the word Messiah. No? Or, i-translate mo sa Greek, yung anointed na Masiyah, yan yung Christos, anointed. Ibig sabihin yan, hindi pangalan na Christ. Na, hindi proper name po yan, kung originally, Christos, ibig sabihin ay pinahiran o anointed. Kaya dito na rin masusolidify at mai-interpret ito yung mga royal psalms na messianic psalms. At pagdating nga natin mga Kristiyano, yung mga messianic psalms na yan, pinupoint na natin yan ay si Kristo. Okay, so napakahalaga ngayon itong mga royal psalms in the growth of the understanding of the concept of a Messiah. So, hindi ko po linya yan na topic, linya ng isang obispo, yan, si Bishop Ambo David, yan yung kanyang expertise, no? Yung Messiah, doctorate niya nga yan. So, anyway, that's the side comment, no? Na, tignan natin po yung mga salmo, royal psalms in the psalter. Okay? Ginamit ko yung titles na matatagpuan sa New American Bible Revised Edition. No? For example, yung Psalm 2, yan yung unang example of royal psalm, Psalm 2, ang pangalawang salmo, ang pamagat niya, tingnan nyo, Psalm for a Royal Coronation. Tama-tama, dito ang topic natin ngayong gabi. Yung itong focus ko mamaya. Psalm 18, another royal psalm. Ang pamagat na ginamit ng New American Bible, a king's thanksgiving for victory. Psalm 20, third na royal psalm, prayer for the king in time of war. So kasi nga may ganong tema niya doon sa Salmo na yan. Psalm 21, thanksgiving and assurances of the king. So, pag makita yung royal psalms, bakit tinawag na may word na king or ruler or prince? Ganyan, no? Psalm 45, a song for a royal wedding. Diba, pinifeature din ngayon yung mga weddings ng mga prinsipe, no? The Prince of Wales and Princess of Wales, etc. 72, prayer for the king. 101, a norm of life for rulers, no? Psalm 110, king and prophet. God appoints the anointed both as king and prophet. So, ito, significant ito. Kung may time pa nga sana tayo, ito yung gusto kong i-discuss sana. But, Psalm 2 lang tayo dahil medyo may kahabaan din yun. Psalm 132, the covenant between David, king, and God. Psalm 144, last, 144 until verse 11, a prayer for victory, yung hari, and prosperity. Yan. So, kung merong choice tayo, Psalm 2 and Psalm 110. Babanggitin ko rin na kaunti yung 110 later. So, yun yung focus natin ngayong gabi. So, punta na tayo sa Psalm number 2, the second Psalm. Sabi ng title ng American Bible, Royal Coronation. Iba-ibang suggestion yan ng mga commentaries na nag-aral tungkol dito. Yung ibang commentary nung chinek ko, do not be intimidated by this technical term, no? In German. Ayan, alam ni Father Rone yan, magaling sa German. Tsaka si sister niya na nasa Germany, si Ate Ermi, no? Sitz im Leben. Technical, kwan po ito,
a term na usually ang meaning ng seats, literal meaning ay situation, im ay in, leben is buhay, life. So, situation in life. Pero ano ibig sabihin yung situation in life? Ibig sabihin yung context nito, yung konteksto nito noong unang ginamit o saan ginamit noong unang panahon itong salmo na ito. Yun yung kanilang sitwasyon sa in life, no? Sits im leben. Correct me if my pronunciation is wrong, Father Ronnie and Ate Amy. So, situation in life, yung word context, no? Yung sitwasyon niya dito mga salmo nung unang ginamit. So, ang sabi, yung Psalm 2 daw ay royal, ginagamit yan sa royal coronation. Yung kina-crown, ine-entron o kina-crown yung hari. Ito, pag-uusapan. Or, sabi naman ng ibang komentary, yun yung ginagamit yan sa accession to the throne. Diba ngayon? Si yung Prince of Wales, naging King Charles, accession to the throne. The Queen is dead, pasok ang panibagong hari. No? Yun yung accession niya na ganyan. Yun daw, Psalm number 2, is an example of a Psalm 4, the accession of the king to the throne. Or, sabi naman isang commentary, hindi accession, anniversary yan, pag i-analyze mo, tapos na yung accession, but yung annual remembering noong pagkahari ng hari, yung enthronement ng hari, kasi sa ancient world, inaalaala niya po yun. Akala niyo ba tayo lang may anniversary? Eh, noong unang panahon, annual po yun, taon-taon, diba, cycle yun, pinagdiriwang nila yung enthronement of the king. At minsan yan na yung start ng counting nila ng bagong taon, yung New Year. No? Yung New Year nila associated with the anniversary ng enthronement ng hari. Alright, now. Maybe I will take the New American Bible title. So, fit kasi dito sa ating nangyayari ngayon. Yung we will be expecting after the accession to the throne yung royal coronation. After 1 year ata, bago yung coronation ng hari. Pero hari na siya, nag-accede na siya, umangkyat na siya sa trono. No? Now I follow the division or structure found in the International Bible Commentary. Yung pong in-advertise natin minsan na napakakapal na libro, napakabigat, very detailed, nandun lahat commentary sa ibang libro ng Biblia. Meron po pong mga naiwang copies. No? Ewan ko kung ako ang hindi nakapagpadala sa mga nag-order, pasensya na po, you have to remind me again by the messenger, or talagang sobra, talaga, sobra. So I have still one box, which is more than, which is 10 copies. So you might be interested, especially pag wala ka pang copy, wag naman yung dalawang copy mo, kasi syempre, yung iba gusto ding makaka-avail pa, no? Alright, so I will use the structure there. Sa na in-author ng isang German Jungling o professor namin sa Biblicum nung araw sa eskwelahan kung saan kami nag-aral, siya yung naggumawa, siya nag-commentary dito sa section ng Salmo dito sa International Bible Commentary. Now, part 1, sabi niya, yung part 1, ito yung pamagat niya, yung kaguluhan, tumult, and plotting, yung mutiny or kudeta ng mga nations and their rulers against God and God's anointed, meaning the hari, God's anointed. Yun yung pamagat niya sa first 3 verses. So, tignan natin yung first 3 verses. Why do the nations protest? Yung mga bansa na mag-aaklas sila
and the peoples conspire in vain, of course, against the king. Okay, then kings on earth rise up and princes plot together against the Lord. Kalaban nila si Lord and the anointed of the Lord, the king na pinili ng Diyos. Verse 3, let us break their shackles and cast off their chains from us. Ito, I think ito yung mga loyal din sa mga hari sa ano, and they are talking this then they would these are the kings na nagko-conspire, mga prinsipe, and they are telling each other, oh, let's break their shackles and cast off their chains from us. Okay, let's go to part 2. Yung part 2, yung reaction ni God. At dito yung makikita yung speech niya, marinig yung speech niya sa verses 4 to 6. Anong sabi ni God? In response to mga nagko-conspire, mga nanggugulo o nag-usurp ng nalakawin nila yung trono o nagbi-mutiny, the one enthroned in heaven laughs. Tinawanan lang sila ng Diyos. The Lord derides them dahil siyang gumagawa ng hari. Then he speaks to them in his anger, in his wrath, he terrifies them. So then he declares, I myself have installed my king on Zion, my holy mountains. Another word for Jerusalem. I myself, ako mismo na Diyos ang nag-install yan sa hari na yan. Kaya huwag niyo siyang ahadlangan. Huwag niyo siyang papababain o magre-rebelde o magkukudeta o mag-mutiny. And he just laughed at them. That's the part 2. So, Psalm number 2, verses 4 to 6. Then, part 3, sabi niya, yung speech now of the monarch, of the king, the first time that you will hear the speech of a king, of that king na na-install, na-kukurunahan. Verses 7 to 9. Anong sabi niya? I will proclaim the decree of the Lord. May decree pala ang Lord. May formal pronouncement. Ano yung formal pronouncement ni God? He said to me, you are my son. Today, I have begotten you. I will explain this later. No? You are my son. Sabi daw, nung official decree, no, na sinabi ng Diyos daw, doon sa hari, you are my son. Today, I have begotten you. Di ba yung begotten, yung ako nagpinanganak sa pamamagitan ko. No? Verse 8, as it of me, and I will give you the nations as your inheritance, yung mga nag-aklas, and as your possession, the ends of the earth. Naku, sobra naman din. No? The ends of the earth. Nasaan kayong ends of the earth? Of course, from their point of view. Then with the iron rod, no, kamay na bakal, so we say in Tagalog, you will shepherd them. Like a potter's vessel, you will shuttle them. Meaning, you have authority over them. Yun yung decree. Bakit? Yung Diyos, sinabi niya na, ito yung tunay na hari, you are my son. Today I have begotten you, 'di ba, yung hari, sino pa talaga ang hari? Di ang Diyos. Papamana na yung paghahari doon sa anak niya. Yung hari, tinawag niya na son. Alright. Part 4. Part 4, the appeal to the kings and rulers of the earth to turn from resisting God and God's anointed to serve God. So, wag niyong gagawin yan. Parang ganon. And now, kings, give heed. Makingig kayo mga hari na gustong nakawin ng trono. Take warning, judges on earth. Serve the Lord with fear. Exalt with trembling. Accept correction.
lest he become angry and you perish along the way. When his anger suddenly blazes up, blessed are all who take refuge in him. Sa ibang Biblia, hinati yan into two verses kasi ang haba nga rin naman. So yung ibang Biblia, hinati nila, nilagyan nila ng verse 12. Yung ibang Biblia hanggang verse 11, katulad ng New American Bible. And this accept correction, I debated kung anong ibig sabihin yan kasi hindi maintindihan sa Hebrew. Yung ibang translation, ganito, ang sabi niya ng Revised Standard Version. Iba yung translation niya eh. Kasi nga, yung Hebrew, hindi maintindihan. Hindi klaro. Kaya magkoconjecture ka ngayon kung ibig sabihin yan. So, for example, serve the Lord with fear, with trembling, kiss His feet. Yan ang translation ng Revised Standard Version. Base doon sa Hebrew text. Yung isa naman, base doon sa Greek text. Kiss His feet. Bakit kiss His feet? Well, symbol of, you know, paying homage. You know? Yung hahalikan mo, yung paa nung hari. Talagang, di ba, makikita nyo minsan sa mga movies pag nag-pay homage yung mga iba-ibang mga officers from all over the kingdom and other kingdoms, when they pay homage, hindi lang tribute ang ibibigay nila, they even kiss the feet. Yung mga tatlong hari, ano bang ginawa nila? Kung hari ba naman ngayon, yung tatlong, yung mago na tinatawag, di ba? Meron silang daladalang mga regalo kay Ninyo Jesus, they prostrated themselves, no? So another way of, they kiss the ground, in short, no? Another way of paying homage, no? So, yan yung sabi ng translation na RSV. Kaya mga kapatid, hindi madali yung maganda rin na yung pag nag-aaral ka, marami kang translation kasi makikita mo yung pagkakaiba nila. Na kaya pag hindi ka marunong nga ng lengguahe, magde-depend ka lang sa isang translation, hindi mo alam yung problema dyan, and ang danger dyan, gagawa ka ng sarili mong interpretation out of the translation na hindi naman stable yung translation na yon. Kaya it's always good to check commentaries yung mga talagang expert. Kasi yan yung malalaman mo yung problema noong verse na yan. Okay, kaya may Bible study. The king's accession to the throne. So, distract ako doon. So, yung part 4, appeal to the king rules of the earth to turn into yung end of that Psalm 2, the royal psalm, alright? Hanggang part 4. Now, I will now comment on some issues in the text. No? Number one, the issue on accession to the throne. Kasi nangyayari ito ngayon, di ba? Not only here, sa hari ng monarchy ni David, but also in the ancient world. Kasi nakukumpare mo sila, pag nakukumpare mo, may parallel, may similarity, may difference, makikita mo agad yung dynamics noong coronation noong sinaunang panahon. Para lalo kong ma-appreciate yung itong mga royal psalms, no? Number one, always a divine choice. Ang hari yung nomination lang yung mga tao, ang pipili talaga ng hari kung sino maging hari ay si God. Always a divine choice. Hindi dynastic. Hindi dahil anak mo automatic susunod na hari. Hindi katulad ngayon na yung heir up to the throne ay yung anak ng reyna na eldest na lalaki noong unang panahon. Ngayon, pwede na yung babae. So, hindi eh. For example, si Solomon, mayroon siyang elder brother na sa ibang nanay, no? Anak ni David, no? Yan si Adonaya,
So 1 Kings 2:15. Pero hindi 'yun ang pinili, no? Ng Diyos, kundi si Solomon. Eh, hindi naman siya eldest. Okay? Or yung hari ng Persia, maliwanag, sabi doon sa ancient text, wala sa Bible, pero mga literature tungkol sa paghahari ni Cyrus sa Iran, sa Persia, nakalagay doon na pinili ni Marduk, yung Marduk pangalan ng Diyos nung mga Babylonians, siya daw ang pumili kay Cyrus na maging hari ng Persia. So, always a divine choice. Not by blood, but Diyos ang... Bakit ganon? Eh, siyempre, ang tunay na hari in their conception ay yung si God. Oh, the gods. No? Kung nasa ibang kultura ka. Now, karaniwan, normal, pag nag-accession... aksid sa throne, pag umaakyat sa trono at maging hari yung isang napili ng Diyos, meron niyang kaguluhan. Ewan ko kung may kaguluhan ba ngayon. Nangyayari ngayon, siguro mga marites ang kaguluhan ngayon, mga chismis, mga ganyan. No? Mga pinapublish nila yung mga good and bad points ng mga royalties. But may... Ano yan? Nananarig nyo kanina yung Psalm number 2, no? Yung nagko-conspire yung mga hari, prinsipe, against the anointed, against yung pinili ng Diyos. So, for example, noong si Adonaya ay elder brother ni Solomon, no? Dineclare niya yung sarili niya na hari, I am the king, sabi niya, no? Dalawang beses na he wanted to nakawin yung crown o yung trono, sabi na lang natin. Pinag-agawan yung crown. Okay. Halimbawa, dalawang beses noong accession to the throne ni Solomon, yung si Joab, kasabwat niya, yung army commander na connected with David, yung pari na si Abiatar, no, they conspired, no, to in support kay Adonaya against Solomon, pero they were not successful, no. Then nag-attempt na naman si Adonaya, no, hiningi niya to have Abishag, yung Abishag yung Shunammite na wife of David, no, na maging asawa niya. Yung asawa ng kanyang tatay, namatay na si David. So, kukunin niya bilang matalino si Solomon. Dahil, pag, yun na nga, if she becomes the wife of Adonaya, that means to say, he is the heir to the throne, no? Siya yung may karapatan sa trono kasi naging asawa niya yung asawa ng kanyang ama. Alright. So, yung dynamics nga ng yung meron talagang problema, tumult and mutiny at the accession to the throne. Kaya makikita niyo yung Salmo, merong nagko-conspire, no? Women were excluded from the succession. Unfortunately before, fortunately for us, wala na ito, no? For example, yung queen mother, yan si Atalaya, no? Nung namatay nung kanyang anak, she seized the throne and was able to reign for 7 years. Pero pagbabasahin mo yung 2 Kings chapter 11, yung paghahari niya ay illegal, invalid, unlawful. And so, may revolution and that stopped the reign of the queen na hindi confirm at hindi siya nararapat dahil nga women were excluded from the succession. Magandang ano ito sa about women, especially now, no, many women are so interested in studying the scripture. Kaya ito yung mga ganito, makikita how to read them
critically. No? Hindi ibig sabihin na mababa, dahil ganyan nangyari noon, i-apply natin ngayon. O yung mga babae, huwag dapat maging leader kasi doon sa Biblia, hindi sila nagiging reyna. Masyado ano yun, no? Reductive. Sabi nila yun, yung jump mo into conclusion and interpretation mo, eh, ano na yun, self-serving. So, there should be a interpretation in considering our context. Incidentally, meron tayong nagpa-facilitate o group na women of the Bible study yan, nasa third batch na sila, third season na yan, sina Sister Deng Tengko, hanapin nyo lang ang kanyang siguro account, pero merong page siguro, may page ito ng Women of the Bible dito sa FB group. Okay, ito ako, nababasa niyo ng mga maliwanag, no? O kaya you go to our page ng Biblical Apostolate ng Diocese of Cubao, baka may link din doon itong Women of Bible Study. So they go on and on. Maganda to participate in this kind. Na ang focus ay mga women. So that you see the, you know, kasi naniniglect itong parte na ito dahil nga karamihan alam ho natin na ang mga nagsulat ng Biblia ay mga lalaki. So, eh, siyempre, ang mga bida dyan, mga lalaki din, no? Obviously, wala namang writer, I don't think of any writer na babae. Sa Biblia na ang writer, ang author ay babae. Kahit ang bida ay babae, ang nagsulat pa rin ay lalaki. Like the Book of Ruth, the Book of Esther, di ba? Mga Judith, mga babae yung mga bida, mga protagonista. Kanya nga lang, hindi naman ito ibig sabihin ng mga babae din yung mga authors. All right. So, it's good to have a kind of a focus in women of the Bible so that ang attention at ang interpretation ay ang main the theme ay women. So we highlight the roles of women in the Bible and the rights, including their contributions in the history of salvation. Okay. Na, yan. Ito namang picture na ito ay 19th century art, no? Portraying yung si Atalia or Atalaya, yung queen mother na wanted to steal the crown from Joash, no? So ito yung sa coronation ni Joash, nandiyan sina Atalaya, no? Kanilang reaction. So ang hirap siguro mag-paint na maganyan, maraming mga elements, no? So isa na, you can just Google Alexander Hart, yung artist. Okay. Move forward tayo sa coronation rites sa Biblia. Okay, there are two detailed accounts ng coronation rites sa Bible. Una, yung coronation ni Solomon sa 1 Kings chapter 1 and coronation ni Joash many years after, yung nasa Second Book of Kings chapter 11, yun nabanggit natin kanina, yung kay Atalaya na. And yung coronation, so that you understand, for example, and appreciate yung Psalm number 2, nangyayari yan sa in a secret place, okay, temple usually, or any place before the temple na na-create, before Solomon wala pa naman temple. So, a sanctuary, and in the royal palace, or royal place, or royal palace. So, two places where the rites should be conducted. Maybe first the sanctuary, and then, or the holy place, and then continued on to the royal place, or a palace. Now, two different
the different parts of the coronation rites. There are how many? I think let's see, 4 or 5. I think. No? Number one, yung consecration noong hari in a sacred place. Yung sabi ko kanina, in the case of Solomon, doon sa si Spring, na, ang pangalan ay Gihon. No? Bakit doon? Eh, dahil nga lang doon dinala yung ark. So there is a sanctity of the place. No? Pagdating mo naman kay Joash, maliwanag na temple. Ang may templo na noon, panahon ni Joash, built by Solomon. So doon siya kinurunahan. And then during the coronation, may tinatawag na investiture with the insignia. Yung insignia, nandiyan na yung crown, o nezer, yung crown in Hebrew. And then the eduth, yung decree. At yung decree doon sa Samto, narinig po natin kanina, no? Or protocol na tawag, the royal protocol na talagang ina-affirm na ito yung hari, na may insignia na, may crown na, may insignia pa, thou art my son, today I have begotten you. So, affirmation of the king as adopted son. So, anak siya by adoption. Divine sonship by adoption. A very important concept ito. Alam niyo ko bakit, mga kaibigan, no? Kasi we are using these terms in explaining the relationship of God and Jesus, no? In Christology, ang tinatawag na Christology sa pag-aaral kay Kristo, paano ba ipapaliwanag yung relasyon ng dalawa? No? So we used mga metaphors, analogies, paghahambing, no? And one of them is na pinick up din ng New Testament text yung adoption, no? Adopted, today I have begotten you. So divine sonship by adoption. In fact, pati tayo, we are adopted children of God, di ba? Pag bininyagan tayo, we are anointed, and then we are children of the Lord by adoption. Yun yung sabi ni St. Paul. All right. Yeah. So, important language ito sa later on pagpapaliwanag sa Christian faith natin. Then the third part ay yung anointing na. No? Ang nag-a-anoint ay priest o religious person. No? Of course, priest. No? And accompanied yung description of the coming down of the Spirit of God. No? So, for example, nung in-anoint ni si Saul by Samuel, okay, a prophet, a religious person, the Spirit of God sees Saul after he was anointed according to the first book of Samuel. No? And originally, later on, nagbago ito, ang ina-anoint lang talaga ay hari. Originally, but later on, you have some later text, even the prophet is anointed, even an ordinary person is anointed already. But originally, the anointing was really for the king. No? And it made the king sacred, a sacred person. Anointed, chosen by God, anointed, that makes him a sacred person. Thus, for example, you see David, noong he had an opportunity to kill yung nagpe-persecute sa kanya, who wanted to kill him, si Saul. You remember yung conflict nung dalawa? Saul was harassing David and even running after him and looking for him to kill him. Eh, kasi nga, agawan sa trono. Eh, one time, nandoon si flat-tired si, tulog na tulog itong si Saul. No? So, then there was already a big chance to kill him. Pero, anong sabi ni David? No. Anong dahilan niya? He is the Lord's anointed. No? So, sacred yung tao na yun na anoint. No?
Interesting, no? Di ba na-anoint din tayo? No? Well, yung mga pari, lembe. Pero baptism, no? Di ba, we becomes, if following yung itong style ng coronation nung unang panahon, di ba? Eh, we become the Holy Spirit coming down on us and we become sacred. We have a new dignity, no? Bagong ano tayo, dignidad. So sometimes how can you then therefore not respect your fellow human being who is anointed as well? Or unimaginable that you're going to murder him or kill him. Pareho kayong yan ay nabinyagan, yan ay anointed, no? Kahit naman hindi anointed, for example, or children of God by creation, okay. But giving this kind of example, di ba? Anointed yung tao na yun, baptized. No? Why are you going to persecute him? He is a holy person, a sacred person. No? Hindi lang pari ang sacred person. And dahil anointed siya, yung hari, therefore, he can practice liturgy, conduct liturgy, and a priest also. Kaya nga, pagdating mo yung Psalm 110, yung sinabi ko kanina, na another option, Psalm 210, sinabi doon, you are a priest forever, sinabi doon sa decree, no? Yung eduth, according to the order of Melchizedek, yung the priest of old, no? So, yan ang sabi doon sa hari. So, hari na siya, pero ginawa din siyang pari. And yung priesthood niya ay forever. Kaya nga, mag-grow yung idea of ideal king who will come in the future both as a spiritual figure and a military figure, royal figure. So, mabubuo po yung idea na yon, and we will have the concept of Messiah. And Jesus, we have him, but he's a spiritual figure, no? Not a military figure. Unexpectedly, kasi nga, they expect a military figure, but not even a priest. Different kind of priest. Kapag dating mo sa letter to the Hebrews, dun siya gagawing pare at gagamitin ito para kay Jesus, yung author ng letter to the Hebrews. See yung connection nito. Number four sa coronation rites na parte ay acclamation. Ito yung they will sound the trumpet, yung horn, no, and people clap their hands notice the acclamation. Sasabihin nila, long live the king. Di ba yun ang sinasabi ngayon? Long, the queen is dead. Long live the king. Yeah. Sabi, hindi ito wish na hahaba pa ng buhay ng hari, no, physically, mamamatay siya at 100 years old. That's not the concept of the acclamatory words. No? But when they say long live the king, is a recognition of his authority and the people submit to his reign. No? So, not to rebel against the king, but be loyal to the king and accept his authority. Yan, kaya long live the king. Then the enthronement. Second to the last parts, no? The enthronement. So they sit on the throne, meaning pag umupo na sa trono, that begins the reign of the king. But in the Bible and as well in the Psalms, the throne is often called the throne of Yahweh, the throne of the Lord. Not the throne of the king, but the trono ng Panginoon. What does it mean by describing the throne, not the throne of the king, but the throne of Yahweh or the throne of the Lord? Well, it shows that the owner of the throne is the Lord, that the true king is the Lord.
No? He is the king maker at the same time the king. No? And the concept of representation and adoption, through adoption, yung hari, yung human king. And the last part of the coronation is paying homage. High officials pay the new king homage. And I said already, there are different ways of paying homage, kissing the feet, bringing gifts, and bowing, and other acts of paying homage in the ancient world. Well, yeah, it's past nine. So let us see what we can extract from this Royal Psalms, and also in connection with the Royal Psalms, its context, why those psalms were prayed, you know, where those psalms were continued to be prayed even if wala nang mga hari. Di ba? So I give you this context, the 16 sits im Leiben. Ano naman ngayon, now, ang aral na mapupulot natin sa mga salmo na yon, sa Royal Psalm, sa protocols ng coronation. No? Well, one, warning to those who abuse their power. No? Na yung may hawak ng kapangyarihan at may magtanggal at magluklok sa kapangyarihan na maging hari ay Diyos. No? Hindi minamana. No? Diyos mismo. So, the human king must not think of himself as God and abuse his power and think of an absolute power. There's no such thing as absolute power. Dahil limited yan ang power mo. Nililimit yan ng Diyos who holds the absoluteness of power. Second, kulang ito ng word. No? The law, yung pong Torah, ay mas mataas kaysa monarchy. Yung hari must be loyal, that's his gauge, to the law. No, to the covenant. Pag mawala yon, wala. Yung hari declines. No? So, the ideal king is the king who knows, no, the law, no, meaning the Torah, and be loyal to it. Mawala yung Torah, mawala yung monarchy. That's the lesson ng Babylonian exile. Nawala yung law. They respected the covenant, were unfaithful to it. What happens? Monarchy finished. Okay. And sabi naman ng isang commentary, yung paborito po natin, itong gawa po ng sariling atin, yan si kaibigan natin na pastor, Rico Villanueva. Hindi ko pa nabibili yung part 2 ng kanyang trabaho. Psalms 1 to 72 sa Asia Bible Commentary, ang sabi niya, in the midst of uncertainties in our nations, totoo po yun, may uncertainties tayo ngayon, pati kape tumataas, or in our personal lives, yan, may mga nasunugan, tatlong bata nasunog, may pang-apat pa na bata pala na minisang ko kanina, nagka-dipteria, namata, eh kabe-bless ko lang yun nung linggo na yun, nagmano pa siya yung bata na yun. The following week, gone. No? So, the anxiety in our personal lives, we can trust that God remains in control. Nilang asahan natin na in the midst of uncertainties, nations, our communities, no? In our personal lives, no? That sure thing is that we can trust God, trusting that we know He is in control. Maybe mysteriously, but still in control. We might not know clearly now, but we know He is in control.